So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, ngayon po, no, sobrang saya ng mga rallyista, ng mga komunista, ng Kilusang Mayo Uno, ng League of the Filipino Student, pati po itong mga grupo ni Joma ay sobrang saya po ngayon. Dahil nga po kagabi ay nakalaya na po yung rallyista na ng bugbog at saka ng hold up doon po sa isang pulis na si Kara Tagawa. Kara Tagawa, okay. Diba? Saya! Ang saya-saya! So, ito na nga po mga ka-Streetwise, no? So, syempre ako, medyo mahilig kasi ako magbasa-basa, okay? So, dito ko po napatunayan po, no? Habang nire-research ko nga po itong si Kara, syempre na-research ko rin po yung background niya na dati pala siyang member or spokesperson ng League of Filipino Students at ngayon po ay international officer naman po siya ng Kilusang Mayo Uno. So, ngayon po, sa kakahanap ko nga po ng mga information tungkol nga po dito, is nakakuha po tayo ng video na nagpapatunay na ito palang mga grupo na sinasalihan ni Kara Tagawa ay connected kay Joma Season. Sa tingin ko yung iba sa inyo napanood na to, pero ako kasi ngayon ko lang napanood to kaya medyo na-amaze ako. So syempre gusto ko rin pong i-share po sa inyo. So mga ka-Streetwise, no, so nag-post po ang Kilusang Mayo Uno. So kagabi, sabi ng Kilusang Mayo Uno, no, nakauwi na sila, tuloy ang laban. Tuloy ang laban! Pagkatapos nung inuli ng pulis, iiyak-iyak! Mga proseso, bago nila tuloy ang ikulong. Nananawagan po ko ng suporta, patuloy ang suporta. Naiyak ako nga. Okay, yun lang. Kayo talaga, ang ilig yung lokohan yung sarili ninyo. Tuloy ang laban. Tuloy ang laban. Pagkatapos iiyak-iyak nung hinuli ng pulis. Tige lang. Hinga tayo. Okay. Patawa kasi itong KMU na to eh. Sige. Oh, nakauwi na sila. Tuloy ang laban. Taos pusong pagpapasalamat po sa lahat ng tumulong nagpaabot ng pagkakaisa siguro to, no? Naglabas ng pahayag, nag-donate, nag-ingay sa social media at kumilos sa iba't ibang paraan upang kagyat na mapalaya sina Kara at Kalari. Kalari, okay? Maligaya tayong malaya na sila pero mas nararapat pa ay ibasura ang gawagawang kaso sa kanila. So ngayon, no, ang sabi nila dito, no, ibasura ang mga gawagawang kaso laban sa kanila. So ngayon pinapalabas pa nila ngayon na biktima sila dito kasi ginawan sila ng kaso, ganun ba 'yon? 'Di ba? Base dun sa reklamo kay Kara at saka kay Larry. Larry ba 'yon? Base po dun sa reklamo laban sa kanila ay kinuyog at binugbog daw nila or sinaktan nila yung pulis pagkatapos kinuha pa yung mga gamit. Oh, sa tingin niyo ganun katanga yung mga piskal na walang ebidensya, itutuloy yung kaso, magpuproceed yung kaso, ganun? Sa bagay, tanga naman kayo mga komunista kayo, mga tanga kayo eh. 'Di ba? Akala nyo palagi kayong tama. Diyos ko, pagkatapos nyo maging masaya na mambugbog ng pulis, nasabihin ninyo gawa-gawa yung kaso, well, sa korte nyo na pag-usapan 'yan, 'di ba? O so ito pa. So ito po yung video kagabi nung pinalaya po si Kara at saka si Larry. Panoorin lang natin 'to, saglit lang 'to, panoorin lang natin. Mabuhay! Tuwan-tuwa yung mga engot, oh. Oo. Sige, oh. Mag-rally ka ulit. So, ang sabi ng KMU, akusasyon lang daw yon. Well, ito lang mga ka-Streetwise, no? Basic lang to, no? Hindi porket na napiyansan si Kara at saka si Larry ay ibig sabihin nun ay laya na sila forever. Di ba? Nakapagpiyansa lang po sila kasi nga po available po yung kaso. So habang dinidinig po yung kaso ay nakalaya po sila. Kaya nga sila nagpiyansa. So habang dinidinig yung kaso, nakalaya sila. Pero once na nagkaroon na po ng verdict na guilty itong kaso po na to, is balik din po sila sa kulungan. Di ba? Ganun lang ka-basic yun. So ngayon, ito yung release order. Basahin lang natin yung part ng release order nila, no? Okay. So ito, bali to sa Metropolitan Trial Court, Branch 34, Quezon City. So pirmado na to ng judge sa tingin ko, no? Pirmado na nga ng judge. Siyempre, kaya nga nakalaya, pirmado na ng judge. So ito, no? Order of release.
to Chief District Investigation and Detective Management Division, DIDM. So pasahin lang natin yung ibang part, no? Okay. Greetings. You are hereby directed to discharge from our custody the person of accused Cara Divina Tagawa and Larry Balbuena with regard to criminal case number 21-0770 on the ground that the accused posted their necessary bond under end 901-0572 in the amount of 36,000 pesos. So 36,000 pesos lang naman pala yung piyansa. So ngayon po, ni-research ko po ngayon itong mga napagdaanan po ni Cara Tagawa na to. So dito po, basahin natin dito. So dito po sa isang post po ng League of Filipino Students, basahin lang po natin ha, kasi importante to eh, okay? Tignan, nagkasa ng kilos protesta ang League of Filipino Student at Kilosan Mayo 1 upang ipanawagan ang agarang paglaya ni Cara Tagawa na dating League of Filipino Students spokesperson. So, mga ka-streetwise, tandaan po natin ha, si Cara Tagawa po ay dati pong tagapagsalita po ng League of Filipino Students. So, tandaan po natin yan ha, League of Filipino Students, kung saan po dati po ay tagapagsalita po si Cara Tagawa. So, and then, basahin naman po natin yung sa report po ng SMNI. So, ito ha, KMU, Kilosan Mayo 1 yan. Kilosan Mayo 1, International Officer Arrestado. Sa bisa ng warrant of arrest ay hinuli ng Quezon City Police si dating League of Filipino Student spokesperson at ngayon Kilosang Mayo 1 International Officer na si Cara Tagawa. So dalawa pong grupo po ang nasalihan po ni Cara Tagawa kung saan po siya ay officer. Okay, meron po siyang katungkulan dito. So dito po malino po na siya po ay nasa Kilosang Mayo 1 ngayon at dati po ay nasa League of Filipino Students. So itong grupo po na yan. Ngayon, balik po tayo nung 1988 kung saan po binanggit po ito ni Joma Season. Okay? So ito nga po mga ka-streetwise, no? Ito po yung mga grupong binuo ni Joma Season para po mabuo ang kanyang revolutionary government. So ito po yung mga sectoral, ha? Ito po yung mga sectoral na mga grupo na binuo po ni Joma Season. So itong video po na to ay noong 1987. Noong pagkatapos po siyang palayain ni Cory. After mapalaya ni Cory ito si Joma Season, gumawa ka agad ng video. Gumawa ka agad ng propaganda video. So ngayon po, tandaan po natin yung mga grupo po ulit ni Cara Tagawa na Kilosang Mayo 1 at saka League of Filipino Students. So panoorin po ngayon natin to, ha. Three processes by which the Philippine Revolution is to be advanced. These include the building of the Communist Party of the Philippines, the building of the New People's Army, and the building of the National Democratic Front. The Communist Party of the Philippines was established on December 26, 1968 as the Marxist-Leninist Vanguard Party of the Working Class. This party is supposed to be the standard bearer of the working class, which is that class that is the most progressive, productive, and political force in the Philippines. It is true that a minority class, especially only the party which represents it, cannot win the Philippine Revolution all by itself. Even while there are the forces of armed revolution, there are the legal democratic forces in the Philippines. The biggest of these is Bagong Alyansang Makabayan, or Bayan in short. It has Bayan. A membership of more than 2 million members in more than 1,000 member organizations. Its biggest component organizations are Kilosang Mayo 1, which is the labor center. Yan. The Pambansang Kilosang Magbubukid, which is the Kilosang Magbubukid ng Pilipinas, or KMP. Gabriela, the Women's Alliance. League of Filipino Students,
Alliance of Concerned Teachers, yun. Kadena, and so on. As I have earlier pointed out, Partido ng Bayan, founded last August 30 and 31, was an outgrowth of Bayan, the big coalition. Oh, so malino mga ka-streetwise, no? Noong 1987 po ay nabanggit po talaga ni Joma Sison na kasama po ito sa kanyang revolutionary government. Itong KMU, Kilusang Mayo 1 at saka League of Filipino Students. In the present time po ay malaki po ang naging papel po at naging officer pa po talaga dito si Kara Tagawa. Oh. So anong pinupunto ng video po na ito mga ka-streetwise? Basic lang. Connected po si Kara Tagawa kay Joma Sison. Ayun lang yun, ganun lang ka-basic yun. Diba? Kaya nga proud na proud daw siya, diba? Na yung mga kabataan, na mga student, na member niya po sa League of Filipino Student ay mamundok. Proud na proud siya dun. Pangalawa, sinabi niya sa aming organisasyon daw nagagaling yung napakarami mga kabataan na nag-NPA una sa lahat. Proud kami na ang aming mga alumni ay maging NPA. Bakit na lang kaya Kara, no? Bakit na lang kaya, hindi na lang kaya ikaw Kara? Yung mamundok. Oh. May boyfriend ka dong kadre, sabi. So yun lang po mga ka-streetwise, no? Para lang po, makonnect lang po natin. Actually, pabagsak na po yan. No? Yung mga komunista na yan, pabagsak na yan. Oh, siguro mga ilang election pa. Yung mga makabayan black na bulok na yan, mawawala na yan. At especially ngayon, na merong pondo si Vice President Sara Duterte para tiktikan itong mga komunista na to na nagre-recruit sa eskwelahan. Bulok. Blok. Sige, yun lang po mga ka-streetwise. So, ano masasabi nyo po sa content po natin yan? Paki-comment na po sa baba at pinabasa ko pong lahat yan. At syempre, gusto ko pong may natututunan po sa mga comments po ninyo. So, hanggang sa muli po, maraming salamat po sa inyo lahat. Ako po si Takeru Miyamoto.